I dare you. Dahil I'm sure na hindi mo ako kayang tapatan. Kasi duwag ka eh. Pakita mo, lalaki ka, babae lang ako. Iiyak-iyak lang ako, di ba? Parang bata na umiiyak lang. But, yun yung side ng isang bata. That's just a part of me. Yung side ng inapi. Ang tatay ko, after becoming the valedictorian, consistent yun, I have all my classmates, nasa Facebook ang mga yan, please come forward to be my witness kung sino ako sa klase natin. I've always been the number one in my class. Ikaw, sabihin mo nga. Sabihin mo kung sino ka. Ipinagmamayabang mo na naging reporter ka. Well, naging reporter din ako. Ha? Ipinagmamayabang mo na tumutulong ka sa mga tao inaapi. Well, makikita mo the mystic road to success. Ha? Ipinagmamayabang mo kung sino yung pinagtatanggol mo, kung sino yung mga kaaway nila. Well, bakit hindi mo ako maipagtanggol? Ha? Hindi na si Mystica ito na yung inaapi nila. This is now yung may pinag-aralan. Eto now, yung matapang na ako. Alam mo ba kung bakit I was able to get the position as the managing director of Better Globe Forestry in Kenya? That's throughout the world yan. Ang mga clients namin, 66 countries. I will show you my personal evaluation test. That's what you call it, a personal assessment test. Ipapakita ko sa inyo yan. I can show it to you guys. Kung gaano ka-weak yung other side ko na umiiyak, I will show you the other side of Mystica. Na mismong yung mismo nagbigay ng evaluation doon sa personal assessment test ko, 8 pages. Alam mong sabi, kung hindi pa daw nila nakikita kung sino yung matapang na babae na kasintulan ng isang apo, ng isang Hitler, ako na yon. So ipakita mo ngayon ang tapang mo. Let's go for a medical test. I dare you. Tingnan natin ngayon. Dahil pag oras na ako walang problema pagdating sa mental, physical, emotional, or anything about me, then, magkita na lang tayo sa korte. Doon mo ipakita ang pagkamayabang mo. Anyway, mga kahombre ko, meron lang akong gustong sabihin kay Mystica. Alam nyo, Mystica, back in those days, pasensya ka na Mystica, nakikita mo naman yung rubber sa bunganga ko. Partida pa, hindi pa ako pwedeng magsalita ng todo dito. Okay? Real talk, Mystica, long time ago, probably 3 years ago or 4 years ago, dinis kita sa ginawa mo kay, sa sinabi mo kay Duterte. At dahil doon na napalagay pa sa TV5 yung video ko. 'Di ba? Dahil nung ni-real talk kita. Siguro 2 years or 3 years back. Alam mo, Mystica, and then you answered me back sa video. Alam mo, Mystica, seryoso. Actually, pwede na kitang tawagin na Tita Mystica. Alam mo, Tita, ikaw na yata yung pinakamalaking di umanoy peste sa buong social media. Kung ako yung pinaka malaking hayop, tarantado at gago at fucking fame whore sa buong social media,
Ikaw naman yung pinakamalaking peste sa social media. Si Idol Rafi pa ang gaganyanin mo? Ang laki mong tanga, ha? You stupid ass, fake ass, bitch. Napakatanga mo. Alam mo, Mistika, alam mo, tita, you don't do that shit. Tutulungan ka na nga ni Idol Rafi, ganyan pambalik mo? Real talk, tama naman si Idol Rafi. There's something wrong in your fucking head. What's in there, Holmes? None. Wale. Fam, you need fucking help. Tinulungan ka na. Sisiraan mo pa sa video. Tas hahamunin mo pa siya. Sinasabi mo may health issue ako, mental health issue ako. Sige, magpapacheck ako ngayon. Ang gagawin ko dito is kapag nag-negative ako, isusu kita. How the fuck would you sue Idol Rafi Tulfo matapos ang ginawa niyang mga pagtulong sa iyong hayop ka? Alam mo ba yung ibig sabihin at signage na respect? Mas maedad ka pa kay Idol Rafi pero wala kang respect? Ang daming natulungan tao niyan. Are you fucking idiot? Gano'ng kakalaking tanga, Holmes? Fam, holy shit, hanggang simula noon hanggang ngayon, stupid ka pa rin. Alam mo, akala ko, ako na yung pinakamalaking papansin na kupal online. Yun pala meron pa. Actually, mas maedad pa sa akin. Mas maedad pa kay Uncle Timmy. Fam! Respect Idol Rafi Tulfo. Sabi mo pa, sinira ni Idol ang fucking karir mo. Tanga. From the beginning till the fucking end, ikaw ang sumira sa stupidong karir mo anyway. Ha? Hindi kasalanan ni Idol Rafi kung talagang pinatay na ni Idol Coco Martin yung image mo sa o karakter mo sa ang probinsyano. No! Sa yung ibig sabihin, hindi ka na nila kailangan. They don't need you. They fucking been you. You see what I mean? That's where you need to be, home. Holy God damn, cuz. You don't do that shit. Kita ng lahat kung paano ka tinulungan yan. Halos pinag-sorry niya na ngayon ng bash sa'yo, di ba? Tapos hindi ka pa nasiyahan. Sabi mo, konti lang yung time na binigay sa'yo. Alam nyo mga kahombre ko, kahit kailan, wag kayong matatakot na ilabas ang saloobin nyo, lalo na totoo ang sinasabi nyo. You know what I'm saying? Just always be yourself and remind yourself, bakit ko ba ginagawa to? Oh yes, meron nga pala akong pinaglalaban. That's what's up. You do that shit for the sake of argument. You do that shit for the sake of your intelligence. You know what I'm saying? Kasi sa paraan na yun lang mo mapapatunayan at sa paraan na yun lang mo mahahasa ang sarili mong katalinuhan. You know what I'm saying? Kailangan mo talaga ng mental health help. Tama rin si Idol Rafi na hindi ka dapat binabash and stuff. Alam mo, how? Paano mo nagawa na mag-video ng ganyan, nasisihin si Idol Rafi sa ka-fucking bulastugan mong hayop ka? Shit, man, nakakainit ng ulo tong hype na to, man.